Okay, batiin muna ang ating mga fans. Okay, salamat, Direk. Shoutout muna kay Puinsalida Lynn from Cavite. So, ingat and God bless kung nasan ka man ngayon. And also, shoutout din kay Milani Mandresa. Yan, shoutout sa'yo, Milani Mandresa. And God bless always. Thank you so much sa ating mga sponsor, Margin Rico and Gemma Lara. Salamat sa panonood ng video at i-share nyo na din, guys. Stand by, lights, yes. Camera, action! Naging pagpapala naman ang ginawang aktibidad ng mga Seventh-day Adventists sa Moreno, Tait, Camarines Norte. At para sa ulat na yan ay mapapakinggan natin ang ulat ni Ernesto Mandresa Bardon, nagbabalita. Naging pagpapala naman para sa mga residente ng Purok Ubas, Barangay Moreno, Daet, Camarines Norte, ang aktibidad na ginawa ng mga Seventh-day Adventist sa pangunguna ng District Pastor na si Pastor Jubidingo Castor at sa tulong ng mga elders sa pangunguna ni Head Elder Reyes Peloneo at Rod Tanyare sa tulong na rin ni Brother Alwin Bautista. Layunin ng aktibidad na ito na maibahagi ang salita ng Diyos at makapagbigay ng kaalaman patungkol sa mabuting kalusugan at tamang ehersisyo. At masaya namang tumanggap ng regalo ang mga dumalo sa nasabing pagpupulong. Para sa pasimula, tayo ay hahandugan ng panalangin ng ating mahal na pastor na si Jubidingo Castor. Sa oras po ito, kami ay patuloy sa aming programa. Nanya po namin ang inyong biyayang kapangyarihan ang sumagana sa mga oras na ito. Maunawaan namin ang aming mga pag-aaralan, magbigay inspirasyon sa aming buhay upang sa aming buhay na ito ay patuloy na magkaroon ng pag-asa na mayroon positibong mga pag-iisip upang kami ay maging masaya na kahit kami nasa sanglibutan ito ay kami may inaasahan sa darating na panahon. Salamat Panginoon, papatawarin rin ang mga pagkukulang at pagkakasala sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. At sinundan ito ng isang espesyal na awitin na pinagkaloob ni Ma'am Geraldine Molina. Masaya namang pinakinggan at pinanood ang mensaheng ni Pastor Ramon Tugay na Optimum Health Impact. Ito po matutuhayan ngayong oras na ito. Na inyo po sanang kasihan kami ng inyong banal na Espiritu upang ang mensaheng ito hindi masaya. Ito ay tumimo ng maralin sa aming mga puso at isipan at mapakinabangan ng gusto upang mabago ang Espiritu ng anong pagmumuhay.
lalong-lalo na kapag kami ay nag-aalala o labis na nag-aalala sa Diyos sa banal na pangalan ni Jesus. Sa muli po, ang ating temang teksto sa 3 John 2, minamahal, aking ilinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paghihawa ng iyong kain. Opo, ang may kinalaman sa pag-aalala. Kapatid, kaibigan, papatayin ka ng iyong pag-aalala. Exclamation point. Subalit mga kaibigan, meron po tayong ang pinagaon ng benepisyo po dito sa ginagawa na ito na gabi-gabi sa pangungana po ni Director Ramon Tugay, ang Director dito sa Southern Los Division. Ang pinagano dito yung tungkol sa kalusugan na sabi ay yung kalusugan nagbibigay ng magandang kalakasan sa ating pangangatawan. Dinidiscuss po dito kaya sila ay lubos na nakinabang. Ganun yung exercise sa pagkakain at higit sa lahat na lalaman nila ang magagandang mga mensahe, ang salita ng Diyos. Kaya makita po natin dito gabi-gabi ay sila ay nakikinabang double. Ano po ito? Mayroon sa kalusugan physical at sa pangkalusugan spiritual. Kaya nga yung mga nakikinig ay talagang mabinpisyohan sila. At ngayon din po kasama dito yung mga paglilingkod sa mga bata, yung mga anak nila na aming mga kaibigan narito sa Puro Cubas. Ito ay Barangay Gubat, Dait Camarines Norte. Kaya napakaganda po kung ating matungayan. Dito po ay sila ay nakikinabang, ay talagang napakaganda yung pagtatapos nila. Mayroon din po tayong sabi nga titipon-tipon at yung isnakan nila. Pangatlo pong gabi na at ito ay magtatapos sa December 10 sa mga dalawang Sabado. Kaya iyon ang talagang paglilingkod po dito. Kaya pag Sabado na hapon mayroon tayong demo. Ito ay pagkabuhayan, itong livelihood. At pagkatapos pa noon, yung Sabbath School. At mayroon pa tayong yung tinatawag na BOP, yung Voice of Prophecy. Kaya pag alas 2 na hapon, araw-araw, ito ay nadalaw sa mga kaibigan natin narito sa tahanan upang paglingkuran sila. At sabi nga ay parang module sa kanila yung pagdadalaw namin ito. Kaya dalawang bilpisyo yung sabi na gusto sila sa pagsasagot sa mga BOP at nagkakaroon pa sila ng magandang mga kaisip sa ating Panginoong si Jesus Cristo. Yan po ay napakaganda. Yes, salamat. Salamat po. Ang marami. Sa lupa, ang sabi po sa bukod sa mga pang-araw-araw na pag-uulimuli, alam niyo po ba na meron din po tayo linggo ng espiritual na pag-uulimuli? Ito ang tinatawag na linggo ng espiritual na pag-uulimuli. Ito po ay nilikha pa ng Diyos mula sa halaman ng Eden. Ang sabi po sa Genesis 2:3, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang pinahinin sapagkat siyang pinagtayo ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Opo. At sabi ang kapangyarihan ng Sabat ay pinakadakilang reseta ng Diyos para sa pag-aalala ng sangkatauhan ng buhay. Buong pamilya na riyan ang ating Panginoon lagi nakaalalay sa atin. May pangako ang Panginoon sapagkat mahal niya tayong lahat na pamilya. Samantalang tayo ay nakikinig ng mga mensaheng makalangit, hindi tayo pababayaan mga minamahal ko mga kapatid. Na kaibigan, mga minamahal ko, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito, mga minamahal naming mga kaibigan, nais po ba nating magpasakop sa Panginoon?
Nais po ba nating maranasan ang pagmamahal ng Panginoon? Umpisa nung tayo ay nag-umpisa dito hanggang sa ito ay matapos? Mga minamahal ko, mga kaibigan, ito ay para sa ating lahat. Ang Panginoon ay hindi nagkakait ng kanyang pagmamahal, kundi ito'y pinagkakaloob sa bawat isa, sa kanyang mga anak, lalo't higit sa bawat pamilya. So kung nagnanais tayo, mga minamahal kong mga kaibigan, na magpasakop sa ating Panginoon at kilalanin natin siyang tunay na Diyos at tunay nating tagapagligtas, tayo po ay tumayo sa ating pananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Ngayon na nalaman namin ang tunay na kapahingahan at kagamutan ng pag-alala sa anumang bagay na wala sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, nandiyan kayo. Kaya aming ipinapakiusap sa inyo na sa lahat ng panahon, araw at gabi, Panginoong Diyos, alalahanin ninyo ang aming mga kaibigan ito na nagnanais na kilalanin kayo bilang Diyos na buhay at tagapagligtas. Huwag po ninyo silang pababayaan. Iingatan sila sa lahat ng panahon, lalo't higit sa oras ng pakikinig nila sa gabi-gabi ng programa na inyong ipinagkaloob sa lugar na ito. Dakilang Diyos, aming idinadalangin sa inyo na pagpalain mo sila sa kalusugan. Pagpalain sila sa kanilang mga pangangailangan. Iingatan sila, Panginoon, sa araw-araw at ipagkaloob mo sa kanila ang masayang buhay na kanila pong mararanasan. Sa gabing ito, muling aming idinadalangin na ang bawat isa sa aming pag-uwi, iingatan mo at sa aming pagtulog, ang inyong mga banal na anghel, ang aming bantay. At bukas, muli, Panginoon, dadalhin niyo kami dito para kami ay makinig ng iyong banal na mga mensahe. Salamat po sa pagtugon sa aming dalangin. Ang lahat na ito'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.